mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Sa kanilang barangay ay tanging si Melchor lamang ang may negosyong mini grocery. Kaya naman palagi siyang taas noo dahil ang pakiramdam niya ay siya ng pinakamayaman sa kanilang lugar. Paano naman kasi puro squatter ang mga kapitbahay niya. Hindi na nga siya masyado nakikipagkwentuhan sa mga ito. Ang kinakausap niya lamang na maayos ay ang kapitan sa lugar na iyon. Ganoon din ang misis niya na akala mo e doon niya na kung masta. Tinuturuan pa nga nito ang mga anak na huwag makikipaglaro sa mga batang marurumi at walang pinag-aralan nasa labas. Nakalimutan na nila ang kanilang pinanggalingan. Si Melchor ay isang high school graduate habang ang asawa niya naman na si Betelda ay hindi pa nakagraduate ng high school hanggang second year lang ang inabot ng babae. Dating construction worker si Melchor habang si Betelda naman ay naglalabada lamang sa pamilya ng mga Sanchez. Natuwa ang mga ito sa kanya kaya naman isang sabi niya lang noon ay pinairam na siya ng mga ito ng pampuhunan sa kanilang negosyo. Ngayon, di na siya kailangan maglabada. Nagbabayad na lamang sila ng monthly sa utang nila sa mga Sanchez. Alam mo ba Han, yung anak ni Mrs. Sanchez ay talagang bulakbol. Palibasa ay marami silang pera kaya nasanay na nasusunod lagi ang gusto. Kwento ni Betelda kay Melchor isang gabi habang nagkakape sila. Nagbabalik tanong siya nung naglalaba pa siya para sa pamilya. Naku, kaya tayo, dapat idisiplina natin ang mga bata, lalo pa ngayong mayaman ang pamilya natin. Mayabang naman, nasabi ni Melchor. O nga pala, sa isang linggo ibigay mo na ang hulog natin sa utang ha. Mahirap na magkalamat tayo sa pamilyang iyon. Sayang naman ang koneksyon natin. Ang dali pa namang utuin ang mga iyon. Kunting paawa ko lang, e bibigay na, sabi ni Betelda. Nang mapasulyap siya sa TV, ay saktong-saktong ipinakita ang komersyal ng isang fast food. Bigla naman siyang nagluway. Parang masarap ang french fries ano, magpa-deliver kaya tayo, lambing niya sa mister. Agad namang tumango ang lalaki. Ito ang first time nila magpapa-deliver at tiyak na pagtitinginan sila ng mga kapitbahay pag may tumigil na motor ng sikat na sikat na fast food sa tapat ng bahay nila at may dalang maraming pagkain. Lalong tataas ang tingin sa kanila ng mga tao. Sigurado naman siyang wala pa sa mga ampaslupa niyang kapitbahay ang nakakatikim noon. Sige, tatawag ako at magpapadeliver tayo, sabi ng lalaki. Agad silang kumontak sa fast food at nag-order ng pagkain. Makalipas ang 30 minuto ay may kumakatok na sa harap ng kanilang bahay. Si Melchor na din ang nagbukas ng pinto dahil naliligo pa si Betelda. Good evening sir, nakangating bati ng binatilyo. Diyan na lang, sabi niya. At iningoso dito na sa labas na nito ilapag ang mga pagkain at wag sa loob ng bahay nila. Siyempre, dapat makakita ng mga kapitbahay. Magalang namang tumango ang binatilyo at sinimulang ilabas sa mga pagkain. Hindi pa nakontento si Melchor dahil kaunting kapitbahay pa lang ang nakatingin. Kaya naisipan niyang gumawa ng eksena upang magpasikat. Bakit tatlo lang ang chicken? Sabi ko di ba apat? Sabi niya, na unti-unting nilalakasan ang boses. Sir, tatlo lamang pong nasa resibo. Check po natin. Kinakabang sabi ng binatilyo. Napangiti naman si Melchor. Nagsisimula na kasing sumilip ang ilang kapitbahay niya at nakakarinig na siya ng ilang bulungan. Ang yaman naman ni Melchor, apat pang manok ang binili, hindi ba mahal yun? Sabi ng mga ito. Naku iho, dapat ay chinecheck mo yung mabuti. Anong klaseng serbisyo ito? Ganyan ka ba sa customer? May pinag-aralan ka ba? Ako kasi meron, hindi mo ako maloloko. Pangmamata niya sa binatilyo. Di naman makasagot ang binatilyo kaya nagtuloy siya. Sigurado ako, kailangan mo ang trabaho ang ito. Kaya nga andito ka eh. Yan ang mahirap sa anga-anga. Hindi muna chinecheck ang di-deliver eh. Paano yan ngayon? Kulang. Sabi niya. Kahit ang totoo, ay tatlo lang naman talaga ang in-order niya. Babalik na lang po ako sir. Kaya lang po yung bayad po sana ninyo sa pang-apat. Sabi nito na nakaabang. Ha? Eh bakit kayong babayaran? Eh kayo may kasalanan noon. Marami akong pera dito, pero hindi ko babayaran kasi kasalanan ninyo.
Inangat pa niya ang ilang isandaang piso na binunot niya sa bulsa niya. Hayaan mo na, umalis ka na sa harapan ko at baka ireklamo pa kita sa manager mo. Sa susunod ha, titingnan mabuti, mag-aral ka kasi, sabi niya rito. At tumalikod na bitbit ang mga pagkain. Ngiting tagumpay siya dahil nakita siya ng kanyang mga kapitbahay. Makalipas naman ang isang linggo, maagang gumising si Melchor dahil ngayong araw siya magbabayad ng utang sa mga Sanchez. Sa totoo lang ay matagal-tagal pa bago matapos ang utang nila sa mga ito dahil malaking halaga yun. Ayos na yun dahil kumikita naman ang kanilang mini grocery. Bukod doon ay sinasadya niyang kaibiganin si Mr. Sanchez para naman sa koneksyon. Siyempre, ang gusto niya ng kalapit ngayon ay ang mga ka-level niya. Sumakay naman siya ng tricycle papasok sa subdivision ng mga ito. Pagpasok niya sa bahay, inaabutan niya nagkakape ang mag-asawa. Pobreng-pobre ang mga paa niya nang tumapak sa marmol na sahig ng mga ito. Oh, eto na pala si Melchor, nakangiting sabi ni Mrs. Sanchez. Magandang umaga ho, ma'am. Parang maamong tupang sabi niya rito. Sinanyasan siya ng mga ito na umupo at tinulok siya ng kape. Napansin mo siguro ang daming pagkain ano? Nagse-celebrate kami eh, masayang sabi ni Mr. Sanchez. Ah, birthday niyo ho, sabi niya. Hindi ah, sa tagal na panahon kasing malaki ang problema namin sa bulakbol naming anak. Nagbago na siya ngayon, natuto na sa buhay. Abay, alam mo ba kung ano-ano ang ginawa noon sa eskwela? Hindi pumapasok, palaging umiinom, kasama ang barkada, sabi ni Mr. Sanchez. Naku, mahirap nga ho ang ganoon. Paano niyo po dinisiplina? Tanong niya. Aba, pinutol namin lahat ng koneksyon niya. Kinuha namin ang gadget, pera. Kung may gusto siyang bilhin, dapat paghirapan niya. Ayun, pumasok sa paspod. Akalain mo natuto sa buhay, proud na sabi ni Mrs. Sanchez. Naranasan niya kasing maapi eh. Teka, nasan bang batang yun? Layla, gisingin mo na nga. Utos nito sa kasambahay na agad namang tumalima sa kanya. Maya-maya pa ay bumaba na ang binatilyo sa agdan. Nagready naman si Melchor. Kailangan pati ito ay makasundo niya. Ipapakilala niya ito sa anak niyang dalaga. Instant yaman siya pag nagkataon iyon. Pero magsasalita pa lamang siya nang bigla niyang mamukaan ang binatilyo. Magandang umaga ho, sir. Ito ang delivery boy na inapin niya. Ganoon din ang panlalaki ng mata nito. Pero tila pinigil nito ang gulat at pasimpleng ngumiti lang sa kanya. Habang kumakain ay magkatapat pa sila ng upuan. Hindi makatingin ang diretso si Melchor. Hiling niya na sana ay lamunin na lamang siya ng lupa. Pag nalaman na mag-asawa ang ginawa niya sa anak ng mga ito ay paniguradong masisipa siya palabas ng malaking bahay. Anak, proud kami ng daddy mo sa'yo, sabi ni Mrs. Sanchez. Ako rin po, proud ako sa sarili ko. At doon naman siya nang api sa akin. Hiling ko lang na sana ay pareho kaming natuto. Ako natuto na. Lahat ng bagay dapat na pinaghihirapan. Sana natutunan niyang hindi sa pinag-aralan nasusukat ang tagumpay ng tao. At kung di man nakatapos, wala pa rin karapatan ng kahit sino para manapak ng kapwa, sabi nito na nakatingin ang diretso sa kanya. Nasa amin naman si Melchor sa kanyang mga narinig. Nagpaalam na siya at agad na umalis sa lugar na iyon. Baon niya ang leksyon na hindi man direktang sinabi ng binatilyo. Alam niyang sa kanya nakalaan at sa kanya pinatama ito. Simula noon ay hindi na siya nangapi ng kahit sino. Iniisip din niya na nanggaling siya sa mahirap lamang din noon. Tinatak din niya sa isip niya na siya ay lilingon sa kanyang pinanggalingan. Kayo, anong aral po ang natutunan niyo sa kwento natin ngayon? I-comment nyo naman po dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.